Hi, good morning, mga meme. I hope you're having an amazing day. This is Rico Mori and welcome back to my channel. Mabuhay! This is Mario Joseph. Ako, mga meme, ngayon ay weekend na naman, ha, mga meme. Linggo po ngayon, kaya naman kayo simba-simba naman, ha, mga meme. Kayo naman po ay magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ibinigay niya sa atin nitong mga lagdang araw. This is Mario Joseph, ha, mga meme. Ngayon po yung linggo rin, ito po yung napakainam, ha, mga meme, sa paglilinis naman at pag-i-energize ng ating mga tahanan, ha, mga meme, para man lahat ng mga negatibong enerhiya na naandyan, ha, mga meme, sa mga bahay-bahay natin ay mapalayas natin yan. Ako, si Mario Joseph, kayo naman po'y maglinis-linis. Sus Mario Joseph, mag-map, mag-walis-walis, mag-agyu-agyu-baga para ang lahat ng mga negatibong enerhiya na yan ay lumayas na para pagpasok ng bagong linggo, kinalunisan, ha, mga meme, ay talagang fresh na fresh ang ating mga tahanan para ang lahat ng mga positibong enerhiya talagang dadaloy sa atin yan. Ako, Sus Mario Joseph, o gusto niyo yan? Aba, ako'y gusto ko yan, ha, mga meme, Sus Mario Joseph. At dapat po talagang fresh na fresh ang ating aura dyan, ha, mga meme, pagpasok ng bagong linggo. And speaking of freshness, ha, mga meme, tayo po muna ay magpa fresh look, mga meme. Sir Joseph, ayan, namiss ko naman po yung ating papa fresh look, ha, mga meme. Kaya ganito, sabayan niyo po ako. O, 1, 2, 3. Fresh look, fresh look, fresh look. Tapos, bam. Ay, mag-ganun talaga, ha, mga meme. Unahin ko po. At yun na nga po, mga meme. Ngayon nga po, mga meme, isang bagong linggo na naman. Kaya ngayon po ay mag-share po tayo ng isang bagong ritual na naman ng mga pampaswerte o yung mga lucky charm na pwede po nating magamit, ha, mga meme. Ngayong lalo pagpapasok na ang bagong taon na 2022. Kung kayo po may mga balak na magpatayo o magbukas ng mga bagong negosyo. Kasi ito po yung mga bagong mga pampaswerte pwede po nating gamitin dyan, ha, mga meme. Na panghalina at pang-attract ng lahat ng mga kapositibuhan at kaswertihan, ha, mga meme. Sa larangan ng pagbibusiness at pagninegosyo. Ako po, eh, halimbawa, kayo po meron din pang negosyo dyan. Eh, tapos eh, medyo tumutumal-tumal na, medyo parang malapit na kayo mabankrupt ba? Halimbawa, talaga mga plano nyo na magsara na, ha, mga meme, eh, wag po muna. Gawin nyo po muna yung mga pampaswerteng ito at maglagay po muna kayo nito dyan, ha, mga meme. Kasi talaga naman ito talagang proven na, ha, mga meme, na makapagbigay ng dagdag na kaswertihan. Para man po tayo talagang pasukin naman ng mga positibong enerhiya na maaari magdulot sa atin ng ngayon nga, mga benta na ating inaasam-asam, ha, mga meme. Oh, di ba gusto niya na baka gusto ko 'yan. O so yun na nga po, ha, mga meme, tayo nga po ngayon ay magpi-picture ng mga bagong mga pampaswerte, ha, mga meme, na pwede-pwede po natin gamitin kung kayo po ay magpapatayo ng mga bagong businesses. Pero kung bawa ko kayo may mga businesses na, ha, mga meme, pwede niyo pa rin gawin ito, ha, mga meme, tuwing araw ng Martes at Biyernes po, ha, mga meme. Kumbaga'y para ma-energize po natin ang ating kaswertehan, ha, mga meme, sa mga tindahan natin. Pero ito naman po hindi naman po sinasabi na ngayon lamang po natin pwedeng gamitin, ha, mga meme, ngayon 2022 napapasok na taon. Ito naman po all year round, ha, mga meme, kasi ito naman po talaga yung mga pinakamatatanda ng mga pampaswerte na talaga naman po proven na talagang pinaniniwalaan ng ating matatandang mga ninuno na talagang nagbibigay ng kaswertihan, ha, mga meme, anytime. Oo, oh, talaga, opo, mga meme. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano pong mga sinasabing mga napaka-positibo at napaka-powerful at napaka-efektibo mga pampaswerteng ito na maaari po nating magamit kung kayo po may mga plano na magbukas ngayon ng mga bagong negosyo ngayong 2022 o kahit na kayo po may mga existing na mga negosyo na talagang malapit ng mabankrupt at malapit ng malupog, ha, mga meme, eh ito po ang ilagay niyo dyan kasi talaga naman po ito'y makakatulong po talaga sa inyo para po kayo makainganyo ng mga bagong mga kliyente parokyano na magbibigay sa inyo ng mas maraming kita at benta. Oh, di ba ga? So kung gusto niyo pong malaman kung ano pong mga sinasabi ko mga pampaswerteng ito ay panoon niyo lamang po ang video kong ito. Oh, go mga meme! Toko po si Mario, parang ako'y wala atang mock up. Teka, po muna ay mag-ano, ha? Maglilipted po na ako, ha, mga meme. Ito si Mario, parang ako'y putlang-putla na. Ako kasi pasensya na po kahit mga meme. Ako po'y kasi galing po sa labas, ha, mga meme. Ako kasi nag-grocery kanina. Ito si Mario, talagang medyo ako po'y medyo hagardong-hagardong naman, ha, mga meme. Ito si Mario, o di malamang ko nakapag-abala. Eh, teka. Pasensya na. Ako po si Mario, o ay punpun na yung aking mock-up, eh, yung aking powder baga. Inay, o so yan. Wala nang oiliness, ha, mga meme. Oh, di ba ga fresh na naman? Oh, so, yan. Go, mga meme! Are you crazy? Are you out of your mind? Ha, mga meme, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Pero hindi po baga parang nasobrahan. Taral ako po naging parang foundation day na ata.
Di okay lang yan ha mga meme, kasi medyo malakas-lakas yung ating ring light ha mga meme. Medyo napapansin po tayo dito nung ating mga subscriber dito na medyo namumutla-mutla daw pa rin ako ngayon ha mga meme. Siyempre naman, eh kung kayo po kaya magka-COVID. Hindi ko po. Eh kasi nga po tayo po eh medyo nagre-recover pa po ha mga meme. Kasi matagal po ang ano niyan ha, recovery po ng mga nagkaroon ng mga COVID-19 virus. Kasi ako medyo matagal daw, mga 6 months to 1 year daw ata yan, hindi lang. Eh ako nga po isa pa, kulang pa ako ng isang vaccine ha mga meme. Ngayon nga pong November 12 na ako po magiging fully na, fully vaccinated at ako magiging officially magiging zombie na. So, nahi ko po. Opo, mga meme. Pero huwag po kayong maniwala doon ha, mga meme, sa mga sinasabi nila na kapag ka po nagpa-vaccine daw, full vaccinated, daro po kayo, nako, magiging, sa daro kayo mamiyembro ng mga zombie nation. Hindi po totoo yun ha, mga meme. Nananakot lang yung mga yan. Nako, eh, bahala kayo kung kayo po hindi pa nakakapagpa-vaccine ha mga meme, tapos kayo po inaabata ng mga viruses, eh baka kayo po ang mga talagang maunang maging zombie kapag kayo na-tegoer sa virus. Seryosin, nakakatakot yun ha mga meme. At yan nga po ang ating topic ngayon ha mga meme, yung mga pampaswerte na pwede po natin gamitin sa ating mga negosyo, lalong-lalo na po doon sa mga, nako, yung mga malapit na talagang mga bankrupt baga, at yung malapit na talagang kumbaga magsasara na lang ha mga meme. Seryosin, ito po ay gawin ninyo. Hindi lang po ito sa mga bagong mga negosyo na bubuksan ha mga meme. Kasi mainam na mainam din po ito doon sa mga negosyo nga pong mga nanghihina na ha mga meme. Talbawa kayo po talagang nalulugi na. Nako, gamitin nyo po ang mga pampaswerteng ito. Tako, makikita nyo, marirevive nyo ulit siya. Talagang yan ilalakas pong muli yan ha mga meme. Yan, o di baga, gusto niya na ba? Siyempre, ako'y gusto ko rin yan ha mga meme. Seryosin. O so yun na nga, so without further ado ay umpisahan na natin to. Ano-ano ba yung mga pwede po natin gamitin ng mga pampaswerte nga sa ating mga negosyo o ating mga tindahan ha mga meme? Pwes, eto, may mga ilan po tayo dito mga ihinanda ha mga meme na talaga namang po proven na sa pagbibigay ng kaswerte at sa larangan po ng pagbibenta. At talaga rin po ito, subok ko na ha mga meme. Diba nga yung aking sinesa inyo nung unang ano video natin ha mga meme. Kasi tayo po yung may mga na-share naman po ng mga pampaswerte sa tindahan ha mga meme. Pwes, ito naman parang refresher lang naman po ha mga meme, pero mas marami po ito, kumbagay pinagsama-sama na natin at meron po tayong mga bagong mga ipipicture dito na talaga namang napakaswerte po ha mga meme sa larangan ng pagdinegosyo. Unang-una na po dyan, syempre hindi po mawawala ang ating, nako ito, ang ating bigas, bawang at dahon ng laurel. Yan mga meme, kayo po ay gumawa nito ha mga meme. Kung halimbawa kayo po yung may mga negosyo na talaga namang sa tingin nyo nanghihina na, parang tumutumal-tumal na ha mga meme, napakainam po nito ha mga meme. Kayo po yung maghanda lang po ng isang tasang ganyan ha mga meme, ng bigas. Ito po, bigas po yan ha mga meme. Yan, kahit po konti lang naman pong bigas, pwede po sa baso ha mga meme o sa platito. Tapos lagyan nyo po yan ng isang buong bawang. Pagkatapos po kayo po ay kumuha po ng 3 pirasong dahon ng laurel. Tapos yan po ay itanim nyo dyan. Bago po kayo maglagay ng dahon ng laurel ha mga meme, kayo po ay humiling dito. Pagkatapos po mga meme, ito po ay activate natin sa sikat ng araw ha mga meme. At saan natin ito ilalagay? Pagka ito po halimbawa ay na-prepare na natin. Ito po pwede po natin gawin ha mga meme tuwing araw ng Martes at Biyernes ha mga meme. Kayo po haharap na ganyan sa silangan at kayo po ay magri-ritual dito. Yan, ganyan po ha mga meme. Kayo po manalangin dito. Mag-alay po kayo ng isang panalangin ng Ama namin, sa Ginoong Maria at isang sumasampalataya. Tapos kayo po yung humiling dito ha mga meme. At ito po ang magiging pampaswerte natin sa ating mga tindahan. Ito po yung ilalagay natin sa harapan ng ating mga counter o sa harapan ng inyong mga nga, yung mga pinagbebentahan nyo, halimbawa yung meron kayong working table na ganyan, pwede nyo po yan dyan ilagay ha mga meme, malapit sa inyong mga kaha. Yo, pwede po itong makita ng kahit na sino ha mga meme, okay lang po yun. Pagka may nagtanong, sabihin nyo, wala yan, pampaswerte lang yan, kasi baka kasi makusog ha mga meme. Yan, so ito, ganito po, napakainam po ito, talagang proven na proven po ito sa pag-attract ng kaswertehan, lalong-lalo na po sa pagbebenta. O, di ba gayan ha mga meme, ang ating bigas, bawang at dahon ng laurel. At kayo po pwede rin pong gumamit ito ha mga meme. Pwede po kayong gumamit ng mismong bawang lang po ha mga meme. Yan. Kayo po kumuha lang po ng isang pirasong bawang at kayo po kumuha po ng isang pirasong dahon ng laurel. At talian nyo po ng isang ribo na pula. Yan, ganyan lang po. Ito na po mismo. Tapos pagkatapos po mga meme, i-activate nyo po rin po sa sikat ng araw ito ha mga meme. Pagkatapos ito po mismo ang isasapit nyo sa harapan ng inyong mga tindahan o malapit sa inyong mga counter ha mga meme. Yan, ganito lang po oh. Diba, simple po at tumad po talaga napakabisang pang-attract ng kaswertehan at pang-contra din sa mga negative energies ha mga meme. Ang bawang at dahon ng laurel lang po na tinalian po ng ribo na pula.
O, yan po ha mga meme. At ang sa pa po mga meme, yung ating syempre, hindi mawawala sa ating list ha mga meme, ang ating dahon ng as is. O, ito po ha mga meme. Nakos Mariose, marami pa rin nagtatanong sa atin. Ano ba yung tsura ng dahon ng as is? O, so yun po ha mga meme, ang ating dahon ng as is ha mga meme, yung nakikita nyo sa screen. Pwede nyo po yung i-google ha mga meme, i-google. Google! Yan! Kung hindi nyo po talaga kilala yung dahon ng ases, eto po, ganyan po siya ha mga meme. Medyo magastang po siya. Ito po yung sinasabing pang as-is po ha mga meme sa mga kaldero at sa mga desk. Yung mga ginagamit baga sa school. Kasi nung araw nga po, ito nga pinapadala sa amin ng aming mga teacher ha mga meme. Nung elementary kami, 80s po yun ha mga meme. Usong-uso pa po yung pinagdadala ng mga as-is. Tapos magliliha baga. Asin mo yung mga desk. Kasi yung mga desk na kasi namin nun, yung kahoy baga. Tapos sinusulat-sulatan ng mga bata, ng mga ina-as-is namin ha mga meme tuwing Biyernes. Nako, ayoko po kasi dito kasi medyo makati siya ha mga meme. Pero alam niyo po ba, kapag kayo po yung naglagay nito sa mga tindahan niyo, talaga naman pong suswertihin yan ha mga meme. Talagang kayo makaka-attract ng mga parokyano at mga kliyente niyo dyan ha mga meme. Talagang tataas ang benta niyo kasi ito po talagang proven na proven ko na talagang ginagamit po po ito ng lola ko noon. Sina ng mga kung ano-ano, gulay, karne, isda, manok nga, mameme. Lagay niyo po ito sa ilalim ng mga paninda niyo o mismong sa loob ng kaha ng tindahan ninyo. Alam ba, may sari-sari store po kayo. Maglagay lang po kayo ng tatlong pirasong dahon ng asis dyan sa mga lalagyanan niyo ng pera at nakikita niyo. Yan po yung a-attract ha mga meme ng mas maraming benta. Ang dahon ng as-is, Sus Mariosef. At ang sapa po mga meme, ito, yung, nako, yung ating kapipicture lamang po ha mga meme sa ating recent video ha mga meme. Ito, ang kalamansi. Nako, wag niyong memenosin ng power ng kalamansi ha mga meme. Kayo po yung kumuha po halimbawa ng isang platitong ganyan. Kayo po yung maghanda lamang po ng 7 pirasong kalamansi. Nako, ayan o. 7 pirasong kalamansi. So ganyan lang po, oh, 'di ba? Napakasimple. At saan naman po natin 'to ilalagay? Ito po ilalagay nga po natin sa harapan ng ating counter. Doon pa rin po sa harapan ha mga meme para kapag ka po may pumasok na customer na ganyan, sila po ay talagang hindi mapipigilang bumili ha mga meme. Kumbagay, maingganyo talaga silang bumili sa mga paninda niyo. Kung parang para silang nangangasim ha mga meme. Katulad din po ng epekto 'yan ng dahon ng as-is, sila naman po'y mangangate. Kumbagay kakatin ng puwet nila mga meme. Seryoso. Pangangatan sila ng puwet ha mga meme. Dahil sila po'y bibili talaga at hindi sila aalis dyan na hindi nakakabili ng kahit anong paninda ninyo. Kumbagay para silang mangangasim baga kapag may mga kalamansi kayo dyan sa mga tindahan ninyo. Oo talaga, opo mga meme. Talagang proven na po ito ha mga meme. Kaya gawin nyo po yan. Ganun po ha mga meme. Ito naman po mga ganitong mga fresh na mga sangkap natin. Katulad po ng mga dahon ng as-is. Ito po mga kalamansi. Pwede po natin itong palitan ha mga meme. Every Friday. Halimbawa po, 7 araw po ha mga meme. Ang pagpapalit po ito'y tuwing Biyernes. Halimbawa, kayo po'y gagawa na ulit ng bago. Palitan nyo na po siya. Kung medyo halimbawa eh, medyo natuyo-tuyot na at medyo parang sa tingin nyo parang nawawala na ng power ha mga meme. Yan, pwede na po kayo gumawa ulit ng bago. Pero ito naman po ang ating mga ginagawang ganito. Katulad itong mga bawang ha, mga meme. Ito naman po hindi naman po madaling mabubulok. Tsaka itong ating mga bigas at mga dahon ng laurel. Pwede naman po itong tumagadyang kahit isang buwan po ha, mga meme. Sa susunod na pagbibilog ng buwan, tuwing full moon naman po ito ginagawa ha, mga meme. Mainam din kasi itong gawin tuwing new moon tsaka full moon. Yan, kapag kayo magpapalit to, pwede naman po itong i-dispose nyo lamang po. Huwag yung tatapon sa basurahan ha, mga meme. Pwede nyo po siyang ilagay sa ilalim ng mga halaman ninyo sa mga lupa ng mga paso-paso ninyo. Pwede nyo ibaon sa lupa ha mga meme. Huwag nyo pong itatapon sa basurahan. Kung ibang naging pataba pa siya ha mga meme. At ito naman po mga bawang ha mga meme. Pwede po yung survival ha mga meme. Pagkaya na yung lumaki ha mga meme. Nako, mainam din yung pangontra sa lahat ng mga negativities. Kapag yan ay nasa harapan ng inyong mga tahanan ha mga meme. Oh, di ba gayon? Ganun po ha mga meme. At ang sapa po mga meme na talaga namang proven na rin po sa pagbibigay ng kaswertihan ha mga meme. Tabi po na natin to, Mariosef. At ang sapa pong proven na sa paghatak ng mas maraming benta ha mga meme sa larangan ng pagninegosyo ay ito. Kapag meron po kayo ito sa lalagyanan nyo ng mga pera nyo ha mga meme. Ang ating magnet. Magnet? Opo, bakit naman? Kasi siyempre nga, di ba magnet? Kung bakit dumidikit ang pera, o tingnan nyo. O, yan ang pera ha mga meme. Ito yung magnet. O, pagdikitin nyo. O, ibaga, dumidikit. O, oh, yan na mga meme, oh, kita-kita nyo, nadikit talaga ang pera. Kumbagay, yan, nabawa, katulad po ito. Ito po yung mga coins, ha, mga meme, oh, diba, idikit yung ganyan, oh, diba ka? Oh, ayan, oh, nagdidikitan talaga, ha, mga meme, oh, kita-kita nyo yan, oh, idikit natin, oh, diba ka? Kumbagay, mainganyo niya yung mga kaswertihan, ha, mga meme, sa pagbebenta. Kumbagay, mas maraming bibili sa inyo kapag kayo po yung mga naglagay dyan ng mga magnet sa mga lalagyan ng pera ninyo. O doon sa mga cash registers nyo, ha, mga meme. Mas maganda po yung mga magnet na 14 bilog ha mga meme. Yan, ganyan.
at kapag ako'y talagang naniniwala dito ha mga meme, talagang ikiniklaim nyo na talagang nagbibigay sa inyo ng kapositibuhan at kaswertihan, nako, yan po talaga yung matutupad ha mga meme. Pero kung halimbawa, kung kayo nga po yung may mga duda, nako, sabi ko sa inyo, huwag nyo na po itong gawin. Oh, di baga. So, yun po ha mga meme, sana po yung may napunta naman kayo mga bagong idea at kalaman sa pag-attract naman ng mga bagong kaswertihan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga meme!